Nasa linya na rin pala natin. Nasa linya na ba? Si, ito, idolo ko, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito naman po ay patungkol doon sa panukala naman, sa gestyon ni Senador Bongo, yung kanyang kapartido, na since tumataas na naman doon itong problema sa droga, suggestion ni Senador Bongo, bakit din nilang gawin na pwede namang gawing drug czar si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ay, alamin nga natin, dito kay Senador Bato de la Rosa, maging si Senador de la Rosa kasi mukhang frustrated na rin dahil yung kanilang pinaghirapan ng mga tukhang na yan. Diyos ko po, nagsisibalikan na naman. Mayong buntag, Senator Bato de la Rosa, sir. Mayong buntag, Erwin at Ninya. Good morning sa inyong dalawa, sa ating tagapakinig. Good morning sa ating lahat. Good morning po. Live po tayo sa lahat ng radio stations ng Radyo Pilipinas. Sir, ano po ang reaksyon ninyo sa... Well, actually, ito po yung suggestion ni Senador Bongo na gawing drug czar ni Pangulong Marcos, si dating Pangulong Duterte, dahil nung siya po ang naging Pangulo noon, medyo nag-lailo itong mga... drug lord, mga poser, lalo na yung mga nasa otoridad. So, ano ho ang, sa inyo naman, sir, ano ho ang opinion nyo rito, Sen? Well, napakagandang, pakagandang proposal yan, Erwin, no? Sana kung magkasundo sila, no? Magugustuhin ng Malacanang na i-offer yung ganung position kay Pangulong, dating Pangulong Duterte. At si Pangulong Duterte naman ay willing na tanggapin. Napakaganda po, for la patria. For la patria, para sa bansa, para sa bayan ng ating gagawin para diyan. Napakaganda po sana. Okay. Senator, last year tinanggihan na po kasi yan ni dating Pangulong Duterte. Pero sa tingin niyo po ba pag in-offer ngayon ay magbago po ang kanyang isip at tanggapin na ang pagiging anti-drug czar? Ay ako, tingin ko malaking posibilidad, ha? Baka tingin ko kasi mukhang nabuburat na si Pangulong Duterte doon sa Davao ngayon na walang ginagawa. Baka tanggapin niya yan kung i-offer sa kanya. Alright, marami ho tayong mga kababayan na nakatutok ho dyan. Itong, dito ho tayo sa pagdinig ninyo sa Senado, marami din tayo, katulad po ninyo, marami yung naiinis na rin dahil kitang-kita na nagsisinungaling yung inyong mga kausap, kaya nakakulong sila. Sir, may lead na po ba kayo? Saan nang galing ang mga yan, yung 6. something billion na droga na yan, sir? Well, Erwin, no? Kung lead ang pag-uusapan, meron tayong mga lead in the form of intelligence reports galing from the drug enforcement agencies. Meron tayong natatanggap na mga intelligence reports. But then again, they remain as information hanggang ngayon at kailangan pa talagang i-process at makorroborate talaga ito ng mabibigat at konkreto na ebidensya para mapindaw natin itong mga tao. Kahit na itong mga police man lang na sangkot dito ay mapipindaw natin. Sa ngayon kasi wala pa tayong mabigat na ebidensya hanggang yung mga intelligence reports na yan ay hanggang speculations lang yan pag dating sa korte, hindi talaga mabigyan ng weight. Kaya ito ginagawa natin ng hearing ngayon na baka sakali, baka mayroong bibigay at bibigay dito sa mga na-involved na ito. Di ba sir, nung panahon po ni PRRD, pinangalanan, mga general pa nga po, parang hindi po nadala, parang ayan na naman sila na kaya na nga tinaasan ang sweldo nila para makaiwas ho sila dyan. Parang alam naman nila na law enforcers ho sila at alam naman nila na nandyan kayo sa Senado ngayon. Alam niyo mga pasikot-sikot dyan. Parang hindi ho natatakot. Ano kayang na tumutulak sa isipan ng mga taong ito, lalo na mga unirepormadong personnel, na gawin po ito, sir? Ano ho kaya? Basically, no, masasabi mo talaga natin na very tempting yung pera na nagigaling sa droga. Opo. Napakalaki ng ROI ng droga, no, pag ma-involve ka dito. So nandiyan na talaga yan. Kahit hindi lang yung problema sa law enforcement natin dito sa Pilipinas, problema rin yan sa mga anti-drug units doon sa Miami, sa ibang parte ng bansa. Problema rin yan kasi nandiyan talaga tentasyon. But then again, despite the presence of temptation, kapag alam nila na talagang kamay na bakal yung humahawak
ng poder ng bansa. Mm-hmm. Kapag halam nila na sila ay may kalalagyan kapag sila ma-involve, ay maghuhunos dili talaga sila. Mag-iisip-isip yan sila. Mm-hmm. Hindi nila gagawin. Pero kung hindi tayo magpapakita ng kamay na bakal, mm-hmm, ay walang tayo. Kakainin tayo yung buhay nito mga sindikato na ito. Mm-hmm. They will business as usual. Sir, kapag gano'n ang ating treatment sa kanila. Sir, panghuli na lamang, kumustahin ko lamang po, nakakulong pa rin ba yung mga pinakulong ninyo dyan sa ilalim ng Senado, yung mga police? Hanggang kailan po sila dyan na ikukulong, sir? Hanggang sa dulo na walang hanggan na Erwin, kung ayaw nilang magsabi ng katotohanan, hindi natin yan sila, hindi natin sila bibitawan. Pahala na. Grabe, o yan na.